Mas makakabuti kay Klay kung nasa poder siya ng mga kababaihan na kagaya niya. Nang sa gayon ay mas maprotektahan at mas maalagaan siya. Pumapayag na ako sa iyong kailingan. Nandito na muna maniraan sa inyo si Binibini Klay. Hindi mo ba pagsisisihan ang iyong desisyon? Hindi mo kilala ang babaeng iyon. Hindi mo alam kung saan siya galing o kung anong pakay niya. Sa tingin ko ay ito na ang pagkakataon para makilala ko siya na mabuti. Una-una para magkaroon ng eskwelahan dito sa San Diego na para sa lahat. Para maisulong na rin ang layunin na mapuksa ang kamangmangan dito sa ating bayan. Tonto del culo! Ako lang ang may karapatang magturo sa bayan na yon ng tamang leksyon. Kailangan mo ng magandang mga isusuot para mamaya sa piging sa pamamahay ni Kapitan Basilio. Naroroon din ang ilang mga mahalagang tao ng San Diego na nais kitang isama para maranasan mo naman ang aming pamumuhay. At malay mo, makahanap ka ng ibang lalaking iyong maiibigan. Hindi naman po ako naghahanap. Kapag tayo na makita ang dalawang Maria Clara, ang isa yung magniningning at ang isa na may tililing. Aray! Aray! Miss Klay, nasaktan ka ba? Pasensya na po, nakakahiya. Nagustuhan mo ba ang kanyang ayos? Oo, napakaganda niya. Bakit mo ba parang hindi pinapahalagahan ng mga saloobin nyo sa mga bagay-bagay? May karapatan po tayo mga ilam. Equal rights. Ang pantay na karapatan ng lalaki at babae. Tonterias! Hanggang bahay lamang ang kababaihan. Isang manok na putak ng putak na wala naman silbi! Bawunan ka! Men have no right to tell women to shut up! Sa maraming taon, pinatahimik nyo kami mga babae na parang wala kaming mga boses! Parang wala kaming mga puso't kaluluwa! But no, that has to stop now! Kapitan Basilio. Kapitan? Kapitan! Kapitan! Nabibilaong ka na siya! Sandali! Kapitan Basilio! Papa, sandali lang. Tayo, ano si Papa? Papa? Basilio! Basilio! Ano nangyayari sa kanya? Victorina! Victorina! Ano niyo yung esposo? Hindi ba siya'y magdadamot? Hindi ba? Don divorcio! Don divorcio! Tingnan ninyo! Ano nangyayari sa kanya? Papa! Ang kasama! Madali! Madali! Iabante niyo lang yung katawan niyo. Ha? Teka! Tumabi ka! Basilio! Basilio! Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba, Basilio? Ha? Anong ginawa mo sa aking asawa? Iniligtas niya ang buhay ng iyong asawa. Ang babaeng ito ay makukulang! Marcas tayo na ng medyo. Teka lang po ah. Mangkukulam, eh tinulungan ko na nga po yung asawa nyo kahit ang dami niyang hanas sa akin kanina. Iyan! Iyan! Hanas! Anong klaseng oras yun yan? Ha? Pati ako! Pati ako! Kinukulam mo! Ah!
Kapitan Antika, pangunang lunas ang ginawa ni Miss Klay kay Kapitan Basilio. Batid kong ito ay isang siyentipikong pamamaraan. Kahit na hindi pa ako nakakakita ng ganitong klaseng gawain, hindi po siya isang mangkukulap. Tama na! Huwag mo nang ipagtanggol ang babaeng ito! Alam mo naman na kasalanan at pinagbabawal ng simbahan ang mga orasyong hindi turo ng kura! At alam mo yan! Ay! Oh! Konyo! Kita yun! Suwestame! Suwestame sinvergüenza! Volpero! ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡No tienes cojones! Kamusta, padre? Nababahag na ba ang iyong buntot? Dumating na ang araw ng iyong panghuhusga. Kaya tawagin mo na ang kapwa mo, demonyo. Ika'y papunta na sa impyerno! Kapitan Atika, hindi po yun orasyon. At isa pa, hindi po ako kaaway. Kakampi ako! Hindi. Nilalason mo ang isip ko! Tumahimik na lahat. Sino ka ba? Anong mahikang meron kang babae ka? Siya ang nagligtas ng inyong buhay, Kapitan. Konyo, Eres! Kailanman ay hindi naging mahalaga sa iyo. Ang aming pangalan! Sa iyong utak, demonyo! Kami ay hamak ng mga Indio at hampas lupa lamang na tinanggalan niyo ng karapatan! Para nawa niyo na! Karen, ay! Oo, nakikiusap po kami! Marga! Ano nila lahat? Ng dignidad! Tanggal! Kaya din. Panahon na para ikaw ay aming singilin! Sino ka ba? Pindisyonan kita ng mga ihe, ay ng mga Indiyong inapi mo. Kayas ko para yan. Basta yan. Naway mapalitan ito. Tama na, tumingin ka ng iyong mga luha, ay nung walang tigil hanggang sa kakayan mo. Basta yan. Dapat sa babaeng ito, palayasin! Palayasin ang babaeng ito! Halika! Lumayas ka! Lumayas ka dito sa babaeng ito! Ayos kayo, Kapitana! Lumayas ka! Lumayas ka! Diablo! Ibababatay kita. Vas a morir. Te lo vas a pagar. Te lo juro! Thank you.
magbabalik dito! Ako na pong bahala dito. Nakikiusap po ako, por favor. Sige! Halika na! Klay! Ipapatid na kita sa kalesa. Ano bang ginawa kong mali? Gusto ko lang naman ipakita yung katotohanan ko doon. Gusto kong patunayan sa kanila, kaya kong tumulong. Pero bakit hanggang sa mundong to ang hirap-hirap ipakita doon? Ika'y binaraan ko na. Hindi ka dapat pumasok sa silid ng mga kalalakihan. Kasalanan ko ba? Senyorita, kasalanan ko ba na ni isa sa inyo walang kayang tumayo sa sarili niyong mga paa? Kasalanan ko? Na hindi ko matiis na inaapak-apakan tayo ng mga lalaki! Ay, ika'y aking dinala rito upang... upang ikaw ay maging kakampi namin, hindi maging kalaban. Kakampi? Isa ba talaga? Bakit kanina hindi ko naramdaman na may kakampi ako? Bakit kanina pakiramdam ko mag-isa lang ako? Akala mo ba hindi ko napapansin? Kung paano na lang ako tignan ng mga kaibigan mo? Baka nga po malakpak pa sila nung nadapa ako eh. Hindi naman nabago sa akin yun. Hindi nabago sa akin na minamaliit ako ng mga tao. Pero hanggat kaya ko, hanggat kaya ko, pinaglalaban ko yung sarili ko kasi ayokong masanay. At alam mo kung saan pa ako hindi sanay? Sa taong nagsasabing kaibigan ko raw siya. Pero pag inaapi na ako ng lahat, tumayo at nanahimik na lang. Nakikita mo ba to? Layang alin?
Maria Clara. Hindi mo nga nakikita. Pero ako, kitang-kita ko ang mga rehas na nakapalibot sa akin dito. Sa akin, sa'yo! Wala kang mararating, Maria Clara. Kung mananatili ka sa kinalalagyan mo ngayon. At hahayaan mong ikulong ang sarili mo. At alam mo ang pinakamasakit? Kayong mga babae rito. Kayo mismo ang nagkukulong, pinagkakait sa isa't isa ang halaga at kapangyarihan nyo. Purong Tagalog po yan para maintindihan mo. Vino, vino, ora mismo! Nasaan na yung babae? Umalis na ho siya. Sabi ko sa'yo, masamang ideya ang dinala mo dito yung babaeng yan. Tinan mo yung nangyari tuloy, nakakahiya. Ako na ho ang humingi na pasensya. Captain Basilio, batid niyong hindi kasalanan ng babae kung bakit kayo nabelaukan kanina. Nakita namin lahat na wala kayong tigil sa pagkain at pag-inom. Ngunit, pinagsalitaan pa rin niya ako sa loob mismo ng aking pamamay. Ngunit, Kapitan, hindi niyo po dapat isisi sa kanya ang nangyari sa inyo. Iniligtas niya po ang inyong buhay. Pasalamat tayo. Wala rito ang kukukura. Hindi ba natin isasaalang-alang ang kanyang mga sinabi kanina? Maganda rin ang kanyang mga punto. Kaya ba kanina hindi mo malang siya pinigilan at panoodin lamang ako'y hamakin? Kayo ang nanghamak sa kanya, Kapitan. Hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng mga kababaihan na naririto ngayon. Kasama na ang inyong asawa at anak. Mahal ko ang aking mag-ina. Kung gayon, malawak ang inyong pagmamahal at pag-uunawa. Sana ipatunayan niyo ito sa pagbibigay ng suporta sa pagpasok ng mga kababaihan sa aming eskwela. Tapos na ang gabi ito. Amigo, kausapin mo na lang kapag hindi nalasing. No es que este a su favor. Marahil ay ayaw lamang niya ng radikal na pagbabago. Ngunit Crisostomo, asahan mo na akin na suporta sa iyo na eskwela. Yo también. Angad ko rin ay wala ng indio mapag-iiwanan, lalaki man o babae. Gracias. Maraming salamat.
Sina, wow. Kamusta ngayon, Papa? Napahinga na siya. Naparami ng bino. Pambihira ang babaeng iyon. Saan mo pa siya napulot, Maria Clara? Sinabi ko na kasi sa inyo, dalin nyo na sa ospisyo yung babaeng yun dahil palagay ko, sinasapian ng demonyo. Kulang na lang magbulalas ng wikang Espanyol na mali-mali naman. Kung ano-ano ang pinagsasabi at ginagawa, alam mo, ang mabuting solusyon yata para matanggal ang bahid ng demonyo sa kanyang kaluluwa ay gawing labandera! Hindi naman po sinasapian si Klay, Doña Victorina. Ingles ho ang kanyang winiwika at maaaring kanluraning paggamot ang kanyang ginawa. Isang pila labanos na India, kayang gawin yon? San ka ba nakakita ng babaeng magaling magpanggap na madunong siya sa mga bagay na yon? Sadyang malawak lang ho talaga ang kanyang kaalaman. At ganyan bang klaseng kababaihan ang magiging produkto ng eskwela ng iyong nobyo? Eskwela ng mga mangkukulam! Hindi ko siya mangkukulam. At sa aking palagay ay kailangan nating pagnilayan na kanyang mga sinambit. Nakita naman natin kanina kung paano niya sinagip si Kapitan Basilio. Kahanga-hanga. Ni minsan pa sa buhay natin ay hindi tayo naghangad na magkaroon ng ganong klaseng kakayahan kahit babae. Husto na, Maria. Tila na lason na niya ang iyong isip. Kailan ka pa natutong sumagot sa mga nakakatanda sa'yo, ha? Tumikil ka na. Nakikita mo ba ito? Klayang alin? Hindi mo nga nakikita. Pero ako, kitang-kita ko ang mga rehas na nakapalibot sa akin dito. Sa akin, sa'yo! Maria, ano ang iyong ginagawa? Wala. Irong ko. Ikaw ba'y tumatamis? Nadadarang ako, Krisostomo. Ikinalulungkot ko ang iyong pag-aalala, mahal ko. Pag-aalala? Natatakot ako kay Suso. Para sa inyong dalawa ni Klay. Patid ko ang mga panghuhusga sa inyo pagkatapos ng pagtitipon. Hindi ko ito inaasahan. Huwag nang magdamdam. Pagkat sa dilim ng pangyayari,
ay may liwanag din. Ang liwanag na dala ni Klay. Pinatunayan ng kanyang talino at ng tapang ang halaga ng iyong eskwela. Samantalang ako na iyong nobya. Ngunit irap ko, kayong dalawa ay magkaiba. Pareho naman kami babae. Ang kanyang mga paniniwala, kanyang mga nais at ang kanyang tapang. Wala pagkabata eh. Tinuruan ako na ang tanging tungkulin ko lamang ay paniwalaan ng Diyos. Maging tagasunod sa mga alagad dito at sa aking mapapangasawa. Pero ano naman ang sinasabi nito? Irog ko. Bakit tinawag na magpapakasal ang pag-iisang dibdib? Kung isa ay nasa ibabaw at ako naman ay nasa ilalim. Kristoso mo, paano ko nais kitang yakapin at hanggan ako naman ay tatawagin walang dagal? Kung ako lamang ay nagmamahal sa'yo at namumulila sa'yo. Pinapangako ko sa'yo, Maria Clara, na kapag tayong dalawa ay kinasal na, wala nang mauuna at walang mahuhuli. Magkatuwang nating palalagoy ng tahanan at ang eskwela para sa mga bata at maging sa magiging mga anak natin. Ituturing kitang kapantay habang buhay. Pare-pareho kayo. Estupidos! Nais ko rin ipaalam ang magiging katuwang ko sa pagiging punong abala bukas ay walang iba kundi si Maria Clara. Bakit hindi iba riyan? Bakit ako? Mula ba nang dumating dito yung kurang yan? Sa tingin ko'y parang lalong napabayaan ng bayan. Nais kong makilala ang sinasabi mong si Klay. Nang maturuan ko ng leksyon. Ay! Sorry! Pamilyar ngayong tingin.